Hello to the world for today's vlog! Nag-uumpisa na pala kami mag-impake dito kasi after 2 days, pupunta kami ng General Santos City. E, gagala ko ang aking pamilya bago kami luluwas ng Maynila. Nagtulungan na pala kami ni Daddy Daryl dito para mas mabilis ang trabaho at para mas madali. May pawak-hawak pa siya sa puwet ko. Aragoy! Ito na pala ang pinaka-the best na bakasyon ko sa Pinas. Kasi this time, nag-stay talaga kami sa bahay ng parents ko. At ito na din ang pinakamahabang bakasyon ko, which is 6 weeks dito sa Pinas. Kasi usually, ang bakasyon ko ay 3 weeks lang kasi sa workplace namin, hindi ka talaga papayagan. Natawa pala ako dito sa inamoy-amoy ni Daddy Daryl, ang kanyang boxer short, ang kanyang underwear ba? Naghalo-halo na yata ang mga damit namin ay yung mga pinaglumaan at mga bago dito. Nagsagol-sagol na. Kaya sabi ko, amuyin mo muna kung galing ba yan sa sampayan o galing ba yan sa puwet mo. Nag-iimpake din pala kami dito ng mga dadalhin namin sa Canada. Katulad na lang nitong malaking kawa o malaking tulyase. Akala kasi namin hindi siya magkakasya. Pinili pala namin ito kahapon. At binidyuhan nga namin yung pagbili-bili namin. Kaso lang nawala talaga yung mga videos ko mga day. Ang dami kong mga video na nawala. Pero okay lang yan. Basta kami, hindi kami mawawala sa inyo mga zay. At ayan na nga, inaayosan ni Daddy Daryl ang paglalagyan ng tulyase. At itong kumot naman na ito, hindi na namin pinaalam sa aking nanay. Dito niya lang makikita sa video na yung kumot niya pala nakarating na ng Canada. And with tender loving care niya talaga binalutan itong tulyase. Parang nafe-feel ko yung pagbalot-balot niya. Katulad ng pagbalot niya sa akin paggabi na. In and out din pala ako dito kasi yung mga labahan namin, sinasalang ko din sa washing machine habang kami ay nag-ayos ng mga bagahe namin. Bumili din pala ako ng Burr Brand at Alaska na dadalhin ko sa Canada kasi ang mahal-mahal nito sa Filipino store. Bumili din pala ako ng Nido ni Alicia na nagkakahalaga ng 1,200 pesos lang. Ito pala ang ginagamit na gatas ni Alicia dito sa Pilipinas, itong Nido na pang 1 to 3 years old. At maganda talaga ang pupo niya dito at happy ako kasi naka-adapt talaga siya sa mga powder milk. Kasi sa Canada, ang ginagamit namin yung fresh milk talaga na 3.25%. Sa Canada kasi, after 1 year old ng bata, pwede na gumamit ng fresh milk. Kaya mas tipid din talaga. At dahil hiyang na hiyang talaga ang anak ko sa milk na ito, kaya bumili ako para dalhin sa Canada. Excuse me pala sa namamalat kong face. May nakita kasi akong face gel mask habang nag-aayos ng bagahe namin. Kaya ito na, ginamit ko na. Pagkatapos ko pala makuha itong mga alipuris sa itsura ko at ako naman ay nagluto ng bacon. Ang dami kasing naiwang bacon kaya niluto ko na lahat. At habang ako ay nagluluto ng bacon, ayan, nagmumultitasking ako. Girl, relate ka din ba? Only girls can relate. Kasi pag inutusan ko si Daddy Daryl na gawin ang isang bagay, yan lang talaga ang gagawin niya. At hindi niya kaya magmultitasking katulad ng habang nagluluto siya, pwede na, di naman siya makapaghugas ng pinggan. Nag-imot-imot pala kami ni Mother Dear dito at hindi niya alam may kamera palang nakatutok sa amin. Sabi ko kasi sa nanay ko na parang ayaw ko talagang umalis. Ayaw ko talaga sila kasing iwan. At dahil sinabihan ko ang nanay ko na ayaw ko umuwi, ito naman ang sagot niya. Yung gas miedo, iwan mo ang iyong nanay at tatay at sumama ka sa iyong asawa. Yan. Narinig nyo din ba? Pasensya na at maingay ang sizzling talaga ng bacon sa background. At si Daddy Daryl na pala nagpatuloy dito magluto ng bacon natin. At ayan, nag-asa-asa siyang macho. Macho papa! Dahil tinake-over na ni Daddy Daryl ang pagluluto, ako naman dito pinatuloy ko ang kabisihan ko. Busy pala ako ngayon dito maglagay-lagay ng mga negrosory namin kahapon. Ang plano ko sana gusto kong punuin talaga ng pagkain itong bahay ng nanay ko. Ay, ang pantry lang pala. Bago pala ako babalik ng Canada ulit, gusto ko talagang malinis ang kusina ng nanay ko. Kaya nagda-dust-dust ako dito. Gusto ko sanang linisin ang buong bahay ng nanay ko. Kaso lang, na-busy din ako sa ka-editing.
At na-busy din kasi, of course, nagbabakasyon ka. Hindi naman pwedeng sa bahay ka lang. Of course, gagala ka talaga, hindi lang dahil sa vlogging. Gagala ka para makita ang pamilya mo. At gagala ka din para makita ang ibang tao at ang makilala mo dati at mga friends pa. Basta, sa bakasyon namin ito, nabitin pa din ako. As usual, always naman talaga ako nabibitin every time na umuwi ako sa Pilipinas. Kasi ibang-iba talaga ang Pilipinas. Nagluto din pala ako ng pinating itlog dito at maliliit na isda. At first time ko talaga nakakita ng maliliit na isda na ganito. At nilagyan ko din pala ng cornstarch, salt and pepper. Bigay pala ng ate ko to sa nanay ko. Kaya sabi ng nanay ko, lutuin ko daw. Kaya ayan ang klase na pagkaluto ko. Torta ata to. Basta ganyan. Pero in fairness, ang sarap-sarap niya mga zay. At ayan, nilagay ko na siya sa kanin. Kasi papakainin na ni Daddy Darrell si Alicia. Wala palang damit si Alicia dyan pang taas. Kasi sobrang init talaga sa Pinas at wala kaming aircon dito sa kusina banda at sa living room. Doon lang talaga sa kwarto. Hindi pala naubos ni Alicia ang pagkain niya kaya si Daddy Darrell na lang ang uubos. Pero nakakain na pala ng breakfast si Daddy Darrell. Ang kinain niya ay pandesal, nilagyan niya ng itlog at nilagyan niya din ng bacon at lettuce pa. Dumating pala ang kapatid ko dito para tulungan si Daddy Darrell para i-assemble itong kabinet na binili ko kahapon sa MGM. Mega shout out mga taga MGM dyan. Itong pamangkin ko naman parang gusto niya talagang matuto kaya nagstay siya dito kay Tito Darrell sa tatay niya. Pinag-aralan muna nila ang manual bago nila ikabit-kabit o i-assemble ito. Tama nga ako sa napili kong pangasawahin kasi jack of all trade talaga siya. At gusto ko talaga dati ay handy talaga yung aking mapapangasawa. At handy din talaga si Daddy Darrell sa lahat ng bagay. Ayan, malapit na yung matapos at binilhan ko pala ang nanay ko nito kasi ang dami-dami niya talagang pinggan kasi always siyang may mga bisita. Parang mayor siya ng Isulan, Sultan Kudarat. Ayan na pala, binuksan-buksan na ni Alicia. Tingnan nyo, di ba ang ganda? At ituturo niya din kayo yan sa baba, mga zay. Ayan, tingnan nyo. Ox na yan para sa mga pinggan ng nanay ko kasi ang dami-dami talaga. Bumili din pala ako ng containers para sa mga kape. Sabi ko, may coffee station na sila. Mahilig kasi kami dito magkape-kape, tapos mag-tok-tok. Ayun, parang may coffee time talaga kami at yan talaga ang namimiss ko dito sa aming bahay. Kaya ayan, nilagay ko ng coffee station. May brown sugar, may coffee, at Burr Brand para sa creamer namin. At dito naman sa baba, dito ko nilagay yung mga tasa para mas madali talaga nilang kunin. At dito naman pala, naglagay ako ng mga kutsara, mga tinidor, at mga luwag. At marami pa pala kaming mga kutsara doon sa kusina talaga. At ito na, nilagay ko na din dito mga baso-baso, mga yahong, at mga pinggan. Ayan, basta madami talaga mga zay. Kasi hindi lang ito ang andito, mayroon pa talaga doon sa lamesa, doon sa aming kusina. Basta kulang pa talaga ang space na paglalagyan ko. Siguro someday talaga pagbalik namin, bibili talaga ako ng malaking aparador ng nanay ko para lang sa mga kubyertos niya. Yan ang wala talaga dito sa kusina niya. Hanggang dito na lang. Madamo, huwag niya salamat sa paglantaw!